Ang ating pong series na tinitingnan, ang title po nito ay Pursuit of True Happiness. Bakit po ito series? Ang ibig po sabihin, ito yung mga steps, yung mga hakbang na kailangan natin gawin upang yung tunay na kaligayahan, happiness, ay ating maranasan. Ang kalimitan kaysa hindi. Ang happiness natin ay depende sa happenings. Kaya kung merong events, merong happenings, tayo ay merong happiness. At napaka short term. Masyadong short term ang ating pananaw tungkol sa tunay na kaligayahan na nais natin. At meron tayong, tulad ng sinasabi ko noon, meron tayong kasabihang kapag at saka. Kapag naging asawa ko, at saka ako liligaya. Kapag kami ay nagkaanak, at saka kami liligaya. Pag kami nagkabahay, at saka kami liligaya. Hindi natin pakakamtam ang tunay na kaligayahan from outside source. So ating tiningnan, ang happiness talaga, it is an attitude. At ang unang tiningnan natin ay, tinan nyo, having the right attitude. Tamang pananaw sa mga nangyayari sa ating buhay. Merong gustong pumunta sa isang lugar. Sabi niya, pupunta ako dito para ako'y sumaya. Dahil dito ay malungkot siya, pupunta sa ibang lugar. Maring Palawan, maring Boracay. Pero alam mo ang problema, pag pumunta ka sa mga lugar para ikay sumaya, ay kasama mo pa rin ang puso mo. Kaya kung kasama pa rin ang sarili mo at ang pananaw mo, yun pa rin ang mangyayari sa iyo. Ang kailangan baguhin sa atin ay kung ano yung ating nasa kalooban. Hindi yung panlabas, kundi yung nasa kalooban. From the inside out. Amen po. At wala nang ibang makagagawa at makatutulong sa atin ito, kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao at siya ay si Jesucristo. At every Sunday, yun ang ating tinitingnan. At katulad po nung last Sunday, ang tinignan natin, blessed are the poor in spirit. Sabi po din, blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. Ito po yung mga titingnan natin. Ito yung mga steps na nais ng Panginoon na matutunan natin. Ang una muna, humility, kababaang loob. You come to God with humility. That dudulog ka sa Diyos nang kikilalanin mo siya ay Diyos at kikilalanin mo ang iyong limitasyon. Blessed are the poor in spirit. Yung poor na yun na binanggit, yun po yung wala ka talagang magagawa. Ikaw ay napakahirap. Ikaw ay aba. At sinong tao ang mula nung ipanganak siya ay naghahanda sa pagiging aba? Meron man tao na naghahanda para sa siya ay maging mahirap. Mapalad ang mga aba na walang ina. Poor in spirit. Kaya nakikita natin dito na hindi ito yung poverty in the physical or poverty in the material things na tinutukoy ng Panginoon. At ang mapupunan natin dito sa itinuturo niya sa atin, tingnan niyo, kabaligtaran ng pananaw ng tao. Parang ito'y contradiction sa ating intellect. Blessed are the poor in spirit, they shall be given the kingdom of heaven. Theirs is the kingdom of heaven. Ang pangalawa, those who mourn, yun ang titingnan natin maya-maya lang. Mapalad ang mga nahahapis o nagluluksa. Sila'y aaliwin, mapalad, masaya ang nagluluksa. Pero mong nagluluksa ay masaya. At tingnan natin yung susunod. Tingnan natin, blessed are the meek. They shall inherit the earth. Those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. Kaya pag tinignan natin lahat ito, merciful, you shall obtain mercy, pure in heart, they shall see God, peacemaker, shall be called the children of God. Tapos, the persecuted, they shall be given the kingdom of God. So itong principle ng God, tulad ng sinasabi niya dun sa Isaiah, tandaan niya, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts. My thoughts are not your thoughts, nor your ways, my ways. Dito nakikita natin na kailangang maintindihan natin. Sapagkat hindi mo makakamtam ang tunay na
kaligayahan sa buhay hanggat hindi mo naiintindihan kung ano ang kahulugan nito. Nagigets niya ang sinasabi ko. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Kaya ito, uumpisa natin. Dito ngayon tayo sa part 3. Nasa part 3 na po tayo. Okay? At ang sinasabi ng Panginoon, blessed are those who mourn. Happy are those who mourn. Ano yung sabihin ng mourn? Yung pong mourn, yung pong nahahapis. Masaya ang nahahapis. Masaya ang nagluluksa. Pero parang, kung iisipin natin, pag pumunta ka sa funeral service, at sasabihin mo, nagluluksa, masaya ka, mare, at namatayan ka, nagluluksa ka. Parang hindi okay. Parang sala sa time, parang mali ang principle na tinitingnan natin. Ngunit, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kailangan maintindihan natin na ito ang mga hindi. Hindi niya tinutukoy na yung mga nagluluksa dahil namatayan ang mahal sa buhay. Hindi masaya ang mga nahahapis dahil nalugi siya sa negosyo. At naghiwalay silang mag-asawa. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon dahil huwag nating tingnan na ang isipan ng Diyos, bagamat hindi katulad ng ating isipan, ay mali siya. Sabi mo sa katabi mo, laging tama si Lord. Ang kailangan lamang, makita natin yung pananaw niya at ang kanyang tunay na tinutumbok sa kanyang itinuturo sa atin. Ako'y umaasa na yun sa mga narinig na natin. Marami na sa inyo ang nagkaroon ng kagalakan. Mangyari po, ang talagang punot dulo ng kakulangan ng kagalakan sa buhay o happiness ay self-centeredness. Pag ikaw ay nakatutok sa sarili mo, doon talaga ang punot dulo ng pagiging unhappy ng isang tao. Hindi siya magkaroon ng kagalakan. Self-centered. Laging sarili ang tinitingnan mo at sariling pananaw mo ang pinagbabasihan mo. Ngunit makikita natin ngayong umaga na yung tinuro sa atin, katulad ng last week nating tinignan, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang sabihin nito, yung mga humble, ang humility ay magdudulot sa atin ng unity and harmony sa relationships. Na-imagine niyo ba kung gano'ng kalungkot ang hindi maganda ang pakikirelasyon sa kanyang kapwa? Hindi maganda ang relationship niya sa kanyang asawa, lalo na hindi maganda ang relationship sa Diyos. Hindi tayo masaya doon. At paglapit sa Diyos, i-consider mo na ang sarili mo na empty. Lumalapit ka sa Kanya na ikaw ay abang-aba sa spiritual at kailangan mo siya. At pag ganun ang approach natin sa Panginoon, yun ang simula ng lahat. Ang simula ng lahat ng entering the kingdom of God is poor in spirit, humility. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya itong kapalaluan, ang palalo, pride goes before destruction and a haughty look before the fall. Ang ibig mong sabihin dito, ang kapalaluan muna bago ang destruction ng pamumuhay ng buhay. At pagkatapos, ang palalong diwa ay nauuwi lamang ito, nauuna ito bago ang pagkabuwal. Kaya pagka nagyayabang, bespiras na ng paghihirap. Kaya pagka nagpapakababa, ito ngayon ang simula ng pagkilos ng Diyos at pag-asa nating lahat. Amen po. So, dito, titingnan natin ngayon. Matthew 5:4. Okay. Sabi rito, happy are those who mourn. God will comfort them. Happy. Oh, blessed are those who mourn. Yung word na blessed ay Old English na ibig sabihin happy, masaya. Mga minamahal ng Panginoon, ilan ba sa inyo ang laging na i-consider niya na siya ay laging masaya? Sa ating mga nararanasan sa mundo, yung experience natin pang araw-araw, hindi ba napakadali nating matemp na tayo ay hindi maging masaya? Nag-guess yung man sinasabi ko? Masaya ka ba kung ang minamahal mo ay nasa ospital at may karamdaman? Hindi ka masaya. Hindi ka masaya kung mayroong namatayan ka. Pero hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon na nagmo-mourn. Ulitin ko sa inyo, hindi yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun. Although yun,
Iyon ang mga reasons kung bakit tayo ay malungkot, sapagkat ang laging basihan natin ay happenings ng ating buhay. Pag hindi maganda ang nangyayari, we are sad. Nalulungkot tayo. Guess niyo ako. Ulitin ko, nalulungkot tayo. So yun ang ating human understanding. Now, ang unang-unang tingnan natin, yung word na mourn, nasa inyong mga outlines. Ano ibig sabihin nyo sa Greek word? Yung mourn na yun, pentheo? Ang sabihin, it represents the deepest, most heartfelt grief of a man na mararanasan niya, ma-experience niya. The word carries the idea of deep inner agony expressed by outward weeping, yung siya ay hapis na hapis. Yung siya labis na nalulungkot. Hindi yung nalulungkot ka dahil meron kang longing sa isang material na bagay. Katulad halimbawa, si Amnon sa dito sa 2 Samuel 13 verse 2. Okay. Siya ay anak ni David. At itong anak ni David, meron siyang longing doon sa kanyang kapatid sa ama. Nagagandahan siya doon sa kanyang kapatid sa ama. Alam niyo na, yung incest, hindi lang naman ngayon niya nangyayari, maging noon pa ay nangyayari ito. At si Amnon, siya ay distressed. Amnon was so distressed over his sister Tamar that he became sick, lovesick. Gustong-gusto niya yung kanyang kapatid sa ama. Nangingilabot kayo, no? Pero nangyayari yan sa ating kapanahunan ngayon. But, yung pagiging distress, hindi ito ang itinutukoy nitong mourn. Hindi yon. O yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung nalugi ka lang sa negosyo, o yung gustong-gusto mong bilhin yung isang lupa na pagtitiri ka ng bahay mo, pero yung tao ayaw ipagbili sa iyo. Pero yung bahay na yon, yun ang nasa harapan ng bahay mo na nasa tabing kalsada na maliit lang naman at mahirap sila at kailangan nila ang pera, ikaw ang may pera, pero ayaw nilang ipagbili sa'yo. So ikaw ay hapis na hapis. Dahil pag nabili mo yon, maganda na ang lugar mo. Magiging driveway mo na yon. Pero ayaw niyang ipagbili sa'yo, nasa likod ka pa rin. At ang sasa right of way lang na siya. Hindi yon ang tinutukoy sa sinasabi ng Panginoon dito. Nagagets niyo ako. Hindi yan tungkol sa self-pity, yung kayo nahahabag sa sarili. Meron mga pagkakataon na kayo nagkakaroon ng gano'n, self-pity, nahahabag kayo sa sarili. Lalo na't kayo ang mahirap, pumunta kayo sa kamag-anak nyo na mayaman, tapos tipo o parang, pero hindi naman totoo lagi yun eh, na parang ikaw hindi pinansin, hindi ka naalok kumain, hindi ka nabigyan ng atensyon. Alam niyo, yung mga mahihirap ay napakamaramdamin. Nag-guess yung ba ang sinasabi ko? Dahil nagkakaroon ka ng self-pity at false humility. Manyapat kami ganito lamang. Manyapat kami hindi nakapag-aral. Si manyapat. Narinig niyo na ba yung mga salitang yan, manyapat? Kung hindi niyo pa narinig eh, baka ikaw nagsabi noon. At yun, hindi yun ang tinutukoy dito. Mourning that produces happiness is the mourning over sin. Ito yung ikaw ay nahahapis, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nagluluksa. Yun ay dahil sa kasalanan na iyong nagawa. Naranasan niyo na ba yun na kayo hapis na hapis? O dahil sa nakasanayan mo na yung kasalanan, pag nangyari siya, Lord, patawarin niyo po ako. Sorry, sorry, sorry lang po, tao lang. Tapos wala na. Hello, nandiyan ba tayo? Tumitigas ang puso each time na paulit-ulit na nagagawa. Kaya napakagandang tingnan natin ngayong umaga ang tunay na kahulugan itong blessed are those who mourn, for theirs, God will comfort them. Sila ay iko-comfort ng Panginoon. Tingnan niyo na mga taong nakikita niyo sa TV, mga sorrowful. Yung mga nagtitinda ng drugs. Pagkatapos, tiyempo-tiyempo naman na yung bumibili sa kanya pulis by bust. Tapos yung pera, mark money,
hindi na siya makakatanggi. Ito, kumakaiyak. Ngayon lamang po ito na gawa namin. Ganon, kumakaiyak. Hindi yon ang mourning na tinutukoy ng Panginoon. Yung pag nahuli, at saka naghihinagpis ng gusto. Nakukuha niyo pa ba ako? Susundan niyo pa ba ako? Hindi yung pagka may masama ng epekto yung nagawa mong mali at saka ka lamang nagluluksa at naghihinagpis sa iyong pag-iyak. Yun ay dahil nahuli. Dahil mapapahiya ka sa buong mundo. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Tinan niyo, dalawang klase yan. Worldly at saka yung godly sorrow. Dito sa 2 Corinthians 7 verse 10. Sapagkat, okay, ready? Okay, 1, 2, 3, go. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos, okay, ulit natin yun, tinan nyo. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit, ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa suicide. Humahantong sa kamatayan. Okay, yung kahapisan, dulot ng sanlibutan. Ayaw niyang mapahiya, yung kanyang reputation, mapapahamak siya, nahuli siya, sira ng kanyang karir, sira ng kanyang kandidatura. Hindi yon ang tinutukoy. Yun ay kahapisan sanlibutan. Tinan niyo, ano ang difference ng dalawa? Yung worldly sorrow, focus ang attention niya sa kanyang self, sa kanyang sarili. Nakatuon siya sa kanyang reputation, sa kanyang status, sa kanyang position. Doon siya nakatuon. So ito hahantong sa kamatayan ang tinutukoy dito. Samantalang yung godly sorrow, okay, yung tinutukoy dito, ang kahapisang buhat sa Diyos, ay nakatutok sa Diyos. Hindi nakatutok sa sarili. Nakatutok sa Diyos, nagbubunsod sa kanya upang magsisi at magbago sa kanyang ikaliligtas, sa kanyang ikabubuti. Tinitingnan mo ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Nasusundan niyo pa ba ako? At ito'y may kinalaman sa ating habitual na kasalanan. Yung iyong patuloy na pagkakasala na nagtitiwala na pa, forgive me Lord, patawarin niyo po ako, tapos parang wala na uli. Madaling-madaling na uulit mo ito. Titingnan natin ang tunay na kahulugan nito sa umagang ito. Kasama ko pa ba kayo? Sino sa inyo ang may kababaang loob na aamin na meron siyang kasalanan ay paulit-ulit niyang nagagawa? Pakitaas po ang kamay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito sa inyong kababaang loob. Yan ang simula ng lahat. Dito sa Luke 19, verse 41 to 44. Okay. Nang malapit na siya sa Jerusalem, si Jesus, at matanaw niya ang lungsod. Okay, tingnan niyo. Ito yung siya inahahapis, siya nagmumourn, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi kasalanan ng iba. At kalimitan sa mga intercessors na kasama ko pagka Tuesday, sila'y umiiyak. Pero ang iniiyak nila ay hindi yung kanilang sarili. Ang iniiyak nila ay yung ipinapanalangin nila. Nang malapit na siya sa Jerusalem, natanong niya, lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang araw, napaliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabila, kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog at ni isang bato'y walang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Now, ito yung morning, ikaw ay nananangis. Ikaw ay nagluluksa dahil sa kasalanan na ginagawa ng iba. Iniiyak mo
ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng sambayanan, sa night. Na kung maisayaw, kung... Ewan ko kung nakakaramdam kayo ng ganon. Na pag nakikita ninyo yung nakukurakol, na hawak-hawak nila yung magkabilang pole, at pagkatapos sila eh sumasayaw sila, iniindak nila ng iniindak yung... Hindi pwedeng malaking santo, hindi nila kayang buhatin yon. Yun yung maliit na santo lamang. At iba-ibang klase. Small, large, medium. Okay. At isasayaw nila yan. Bam, 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 bam. Pag nakikita mo sila, at hindi lamang po sa naik nangyayari ito, pati ba naman sa park ng Amerika? At nakikita natin doon na isasayaw ng isasayaw ang... nakikita, tinan nyo, mga minamahal ng Panginoon, hindi sa kinukutya ko po yung paniniwala ng ibang tao. Ang sabi ng Panginoon, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. You shall know the truth will set you free. At ayaw ng Diyos, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat pag sumamba tayo sa Diyos-Diyosan, kung sino ang sinasamba natin, nagiging katulad niya tayo. Susundan niyo pa ako. Tanong niyo, katulad noon, nagiging katulad ang aking paborito, yung mga action star nung araw. Gustong-gusto ko si Mel Gibson. Kasi siya nagpauso nung Beretta eh, yung 9mm. Siya nagpauso noon at nagpaputok siya. Akala mo sala, yung pala nag-drawing siya. At gustong-gusto ko yun. Naginawa ko, bumili ka agad ako noon. At nag-practice ako na nag-practice. Hindi naman ako kasing galing niya, pero tumatama na rin ako. Pero ito ang aking point. Kahit nasa bahay, nakasuot sa akin yon. Nagiging katulad ka ng ina-idolize mo. Wala pa ako sa Panginoon noon, kaya sira ulo ko. Okay. It's okay, ganun ka rin naman. Now, ang aking point, kaya ayaw ng Diyos na tayo ay sumamba sa Diyos-Diyos, nagiging katulad niya tayo. May mata na hindi nakakakita, tayo bulag. May tenga na hindi nakakarinig, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. May paa na hindi nakakalakad. At tayo ng Diyos na tayo maging ganon. Gusto niya ang manalig tayo at sumamba tayo ay sa Diyos na buhay. At kaya ang ginawa niya, nagkatawang tao siya para ang Diyos na hindi narinig, ating marinig. Ang Diyos na hindi nahawakan, mahawakan natin. Ang Diyos na hindi natin nararamdaman sa paghipo sa atin, mahipo niya tayo. At yon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. 1,000 taon bago pa tayo isinilang. Sabi niya, you shall know the truth and the truth will set you free. Palalayain tayo sa relihiyon upang tayo mabuksan sa isang panibagong pakikirelasyon. Yun ang nais niya, magkaroon tayo ng relationship na close sa Kanya. At mangyayari lang ang lahat ng ito, pag nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo, at tayong hindi karapat-dapat ay magiging karapat-dapat sa banal na Espiritu na mananahan sa atin, hindi na siya Diyos na malayo sapagkat siya ay mananahan sa puso mo at sa puso ko. Yun ang Kanyang gustong mangyari. Yun ang Kanyang plano na pag minagawa ka, malungkot ka kaagad dahil siya ay nalulungkot sa kasalanang nagagawa natin. Yung heartbeat niya ay magiging heartbeat mo. Magiging heartbeat ko. Ang tibok ng puso niya ay magiging tibok ng puso mo. Ang Kanyang pananaw ay magiging pananaw mo. Ang Kanyang principle ay magiging principle mo. God with us. Alam niyo ba yung awit na yun? He walked where I walk. He stood where I stand. He knows what I feel. He understands. He knows my frailty, ang aking kahinaan. Shared my humanity. Yet without sin, God with us, so close to us, God with us. Yun ang meaning ng Emmanuel na pangalan. Kaya yung inilapit niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Through Jesus Christ, we could really feel the heartbeat of God.
Nagtataka ka kung bakit nagagawa mong ibigin ang hindi mo kakilala. Nagagawa mong tulungan ang hindi mo kaano-ano nang hindi ka nanghihinayang. Nagagawa mong bumiyahin ng malayo para lamang ishare mo ang salvation sa Kanya at makapiling mo rin siya sa langit. Kung saan ka nais dalhin ng Diyos, ay makasama mo ang classmate mo, ka-eskwela mo. Meron akong kaibigan na laging ipinapaalala sa akin ng Panginoon na ngayon ay nag-retired na, nasa Pampanga siya. Pinuntahan ko siya nung isang araw. At hindi lang, meron pa akong isa na pupuntahan, nasa Ilocos Norte naman siya. At may edad na, na-stroke. Hindi ako mapakali. Lagi kong sinasabi, sabi ko, Brother Manor, bisan tayo bibiyahe, pupuntahan natin itong kaibigan ko na ito. Ang point ay ito, yung heartbeat ng Panginoon, yung mourning, yung nahahapis ang Diyos dahil sa kasalanan, mahahapis ka. Mararamdaman mo ang nararamdaman niya towards sin. Anyway, kaya naman siya namatay sa cross ay dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kung hindi dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi niya kinailangang maranasan ang kamatayan. Sapagkat siya Diyos na nabubuhay magpakailanman at siya Espiritu, pinili niya magkatawang tao para maging close sa atin at yung kanyang nararamdaman ay maramdaman din natin. Amen po tayo diyon. Hello, nandiyan ba kayo? Kaya dito sa Psalms 119, verse 136, okay, tingnan niyo po. Parang agos na ang batis ang daloy ng aking luha dahilan sa mga taong utos mo'y sinisira. Mga minamahal ng Panginoon, if you mourn for the sin of people in this land, hindi ka titigil, ipapanalangin mo sila ng panalangin hanggang sa sila ay madeliver sa kasalanan kanilang ginagawa. Hanggang sila ay madeliver sa religious spirit, sa religious practices na kanilang ginagawa. Hindi ka titigil, mga kamag-anak mo, ipag-pray mo nang ipag-pray sila upang kung ano ang magandang plano ng Panginoon sa bawat isa ay magkaroon ng katuparan. Hindi ba sabi ni Lord, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na iniahanda ko para sa ikabubuti ninyo? At ito'y upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Verse 12, kung maganap na ito, kay tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. Ako'y hahanapin niyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanap. Tinan niyo yun, gusto ng Lord na hinahanap. Ayaw niyang likhain mo siya upang makita mo siya at hindi mo na siya hanapin. Ang gusto niya, hinahanap mo siya. Sapagkat pag hinahanap mo siya, nalilimot mo ang kasawi ang dinaranas mo sa ngayon. Pag hinahanap mo siya, ang kabanalan niya, ang kabutihan niya, ang kapangyarihan niya, magkakaroon ka ng strength to move on. Malilimot mo ang kinalalagyan mo sa ngayon. Pag nakita mo yung hinahanap mo, pag hinahanap mo ang Diyos, yung kalagayan mo, yung kasawian mo, yung kalungkutan mo, malilimutan mo na pag natagpuan mo siya. Ako hahanapin niyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Napakabuti ng Lord, di ba? Amen po ba tayo doon? Linggo-linggo, patuloy niya tayong tinuturuan ng steps na kailangan nating matutunan para maranasan natin ay ang tunay na kaligayahan sa buhay. Gusto niyo ba yun? Kasi ang buong buhay natin, naghahanap tayo na ikasasaya. Pupunta ka kung saan-saan. At ang malungkot niyan, hinahanap ang kasiyahan sa kasino. At doon naman nalulupog. Pag-uwi naman ay olat. Talo naman ang talo. Sino ba mananalo doon? Kaya mo bang talunin yung probability? Gumawa na yun ng probability study. Sabi ng isang balasador na Amerikana, nakausap ko. Sabi ko, di ang galing mong magtanda ng baraha para dayain mo yun. Sabi, no, don't get me wrong. We do not need to do that. Hindi namin kailangan ang mandaya. Sapagkat sigurado kaming mananalo. Alam na nila, meron na bang kasinong na bangkarote? Hello, nanyan ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, ay wala ka bang kadala-dala? Siguradong talo ka doon. Oh, amen po ba tayo doon? Siguradong talo ka sa loto. Sigurado ang talo. Ang probability, siguradong talo ka. Amen ba tayo doon? Huwag ka na magpakasira.
sa Diyos kaumasa, hindi sa tiyamba. Amen. Ito ang isang titingnan natin. Ano po. Ito pong nagmo-mourn o siya inhahapis o siya nagluluksa dahil sa kanyang sariling kasalanan. Alam ng Panginoon, si Jesus, tinawag siya ng man of sorrow. Siya ang taong nahapis, man of sorrow. Alam niyo kung bakit? Dahil alam ni Jesus ang destructive nature ng kasalanan at ng evil, ng kasamaan. Very destructive sa buhay ng tao. Ang kasalanan at kasamaan. Kasi si Jesus ang nananalangin, si Jesus ang umaako, si Jesus ang nahahapis para sa kasalanan natin. Susundan niyo pa ako? Amen po ba tayo doon? Ang marami, hindi marami, lahat ng naririto sa kasalanan ng nagawa mo, hindi nagdulot ng maganda ito sa buhay mo. Sigurado ako dyan, nangyari sa akin. Sigurado ako dyan, nangyari sa iyo. Alam niyo kung bakit? Yan ang ating common denominator. Lahat tayo sinner. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. All have sinned. Sabay-sabay po. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala sino mo sa atin na nagmamalaki that I am better than you. Mas maayos ako kaysa iyo. Na mas mabuti ako sa iyo. Na mas matibay ako sa iyo. Alam niyo, nakakatuwa sa mga tao. Madali niyang makita ang kasalanan ng iba na hindi niya ginagawa. Eh, may ba tayo doon? Hindi ka magnanakaw. Galit na galit ka sa magnanakaw. Pero sinungaling ka naman. Galit na galit ka sa mga taong nakagawa ng kasalanan katulad ng sexual immorality. Nakagawa ng sexual immorality. Pero ikaw, nabantog yun, sumikat doon sa kanilang bayan dahil sa ganun, nagko-commit siya ng sexual immorality. Pero ang sa'yo, hindi ka lang naman nahuhuli, pero addict ka naman sa pornography. Hello, nandiyan mo ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Merong isang bagay na common sa ating lahat at yun ay ang kasalanan. At nais ng Panginoon na makita natin ang kasalanan kung paano ito ay nakikita ng Diyos. Gusto niyang tayo maunawaan natin kung gaano ang kagustuhan ng Panginoong Jesucristo na tayo ay ma-deliver, matubusin sa mga kasalanan na ating nagawa. Amen ba tayo doon? Likas na mapangwasak ang kasalanan at ang kasamaan. Magkasama ang dalawang yan. Masisira ang reputation mo. Masisira ang patotoo mo bilang mananampalataya. Hindi ka na magiging effective. Dahil ang tao ay likas na mapanghusga. Pero pag humingi ka naman ng tawad, ang Panginoon naman ay napaka mapagpatawad. Kaya wala akong sino man, alam mo, nagpapa-counsel sa akin, wala akong sino man na ipinuput down, ina-accuse, sapagkat pare-pareho lang po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayong makasalanan na pinatawad ng Diyos at mahal ng Diyos. At nais ng Diyos na tayo ay manatili at maranasan natin ay ang kagalakan na ito, yung tunay na kaligayahan. Gusto niya maranasan natin yon. At mararanasan mo lamang yan sa isang bagay, walang iba kundi sa kung makikita mo, ikaw ay nalulungkot dahil sa iyong kasalanan. Ikaw ay nahahapis. Ikaw ay halos dagukan mo ang iyong sarili dahil sa kasalanan. Yun ang nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. Amen ba tayo? Now, tingnan ninyo. Okay. Sa Psalms 119, verse 136, okay, yung pong ating
tinignan kanina. Balikan natin muna uli. Tingnan ninyo. Parang agos na ang batis ang daloy ng aking luha. Alam, gustong-gusto ko kayo makasama sa intercession. Gusto ko sa small group ninyo magkaroon ng ma-develop o ma-raise up ang mga intercessors. Ang calling ng ating church, okay, tinan niyo po, ang ambisyon natin, una, make disciples. Pangalawa, raise up intercessors. Ang pangatlo, to raise up worshipers. Ang ikaapat, plant churches. Okay. Sabay-sabay, basahin po natin, vision of our church. Go. To make disciples, to raise up intercessors, to raise up worshipers, to plant churches. Kaya marami tayo mga small groups sa iba't ibang lugar ng Naik. Lampas na po ang barangay natin sa Naik, kaya sa around 30 barangays. Pero ang small group natin, 40 plus. At ngayon yata, 50 na. 50 plus na ang ating small group. Join the small group. Be part of the plan of church, of the church. To make disciples, yung disciples, ito po yung follower at hindi tayo pinanganak na disciples. Disciples are not born. Christians are born. Pero ang disciples are not born. Not all Christians are disciples. Nag-guess niyo ba ako doon? Yung disciples, sila ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang karamihan ay susunod-sunod pa lamang. Hindi pa niya nauunawaan yung pagsunod. Yeah, it takes training para po natin, para tayo ma-attain natin ito. At alam kong gusto niyong lumago. Alam niyong, kung meron kayong gustong tularan, yun ay ang ating Diyos na dakila, si Lord. Kung meron kang gustong masundan ang yapak, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Hindi ang Miss Universe. Hindi ang mga artista na tinatawag na idol. Hindi ang atleta, yung magaling sa basketball. Hindi yun ang ating gustong sundan. Ang gusto nating sundan ay ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. At kaya siya naparito para tayo tulungan at turuan kung paanong mamuhay bilang maka-Diyos. Amen po. So tingnan natin dito sa Luke 18. Para makita natin yung pangalawang meaning ng mourning. Okay, yung isang mourning for other people, ito naman, mourning for your own sins. Okay. Tingnan po natin. Sa Luke 18 verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sariling matuwid at tumahamak naman sa iba. Narinig niyo na ba ito ng last Sunday na nag-share ako? Na ang kanyang talinghaga na ito, para kanino? Sabay-sabay, basahin niyo. Sinabi rin, okay, ready? Okay, go. Sinabi rin niya, ang talinghagang ito, pardo sa mga taong ang tingin sa sariling matuwid at humahamak sa iba. Yan, mga minamahal ng Panginoon, ay hindi uncommon sa mga Christians. Hindi uncommon. Pero sa mga disciples, yan ay, hindi mo yan makikita sa mga disciples. Yung tunay na disciples ng Panginoon, si Apostle Paul nga tinanggap nila. Pero alam niyo yung iba na tumanggap pa lang sa Panginoong Jesucristo, nasa process pa lamang, ay napaka-judgmental. At merong spiritual pride. At pag nagkaroon ng gift, akala niya, ay kontrolado na niya ang lahat. Hello, ready ba kayo? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Maring hindi nyo naintindihan yung ibang sinasabi ko. May gifts, ano ba yung gifts? Yung ba yung nasa gift wrapper? Yung ba yung pag-Christmas tinatanggap? Ang gift ay kaloob mula sa Diyos. At ang kaloob mula sa Diyos ay spiritual. At ang spiritual na gift, yung meron ka na hindi ka na nahihirapan sa paglilingkod mo. Katulad ko, hindi ko alam na ako pala ay merong spiritual gift of preaching, nakakapag-preach. Noon, ako lang ay palamura, mahilig sa green jokes, at kung ano-anong mga ginagawa ko, pero hindi ko alam
Nung tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo, nakalakip noon ay meron akong gift. Meron din akong gift ng teaching. So nakakapagturo ako ng salita ng Diyos na hindi ko yun alam dati. At ang bawat isa sa inyo na tumanggap kay Lord Jesus ay merong at least one. Amen ba tayo doon? At nais ng Panginoon, kung anong gift meron ka, ay gamitin mo sa ministeryo. Kung pagtuturo, nais niyang magturo ka. Kung gift ng preaching, nais niyang mag-preach ka. Kung gift of healing, nais niyang magpagaling ka. Hello, nais ba tayo? Amen ba tayo doon? Lumalim lang tayo ng kaunti na nahimik na kayo. Sino ang gusto ng gift mula sa Diyos? Malimit po yung outpouring ng gift na experience ng isang tao pag siya ay nawala na sa kanyang sarili, yung beside himself. Pag tayo nagpupuri, yung pag tayo nagpupuri dito, yung pagka tinataas mo ang kamay, nakapikit ka at hindi mo pansin ang katabi mo at ang focus mo ay sa God, hindi sa self. Normally, doon mo na-experience yon at doon mo na-receive ang gift na nais ng Lord na ipagkaloob sa iyo. At nais, ang church na ito ay gifted, maraming gifts na meron. At kayo ay meron na. Kayong mga natumanggap sa Panginoong Jesucristo ay meron na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, meron ka na. But you need to develop the gifts that you have. Nasa iyo na, pero nais niyang Diyos, i-develop mo ito. Paano mo madi-develop? Hindi mo madi-develop hanggat hindi mo ginagamit. Kaya magdi-develop lang yan once you start serving God. At kung ikay patuloy na puro ang sarili mo, ang tinitingnan mo, puro gawain mo, kapagkat ang simula ng lahat, sabi sa Luke 9:23, para ikaw ay makapag-serve kay Jesus, ang sabi niya, itong first step, requirement, sabay-sabay, basahin po natin. If anyone desires to come after me, unang step, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung ibig nino man sumunod sa akin, ano una? Limutin niya ang ukol sa sarili, isa pa. Okay, mas malakas doon. Oh, tinan niyo. Pag nakikilala mo ang Panginoon, pag mas lalo mo siya nakikilala, at ang mga pangako niya ay iyong sinimulang kinikilala sa iyong buhay. Pangako niya ay iyong kinikilala at siya ay iyong kilala. Hindi mo napansin yung mga panandalian na yan. Hindi mo napansin yung mga temporal na yan. Nag-guess niyo ang sinasabi ko. Sama ko pa ba kayo? Nakaw. Ang hina ng amen. Sapagkat hindi madali. Napakaraming test na dadaanan tayo para itest. Itetest tayo ng Panginoon kung naaabot mo na yung level na yon sa spiritual. Mga minamahal ng Panginoon, ang ating Diyos ay spirit. At ang nais niyang ituro sa atin ay ang mga spiritual things. Ang nais niyang matutunan natin ay kung paano tayo maging matatag sa kabila ng... Kahit ang ating buhay, tinan niyo, dependent tayo sa happenings para tayo ay maging happy. Now, balikan natin, tinan niyo. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Tinan niyo, si Apostle Paul, siya ay nagtuturo sa maraming siya ay brilliant. Pero ang sabi niya rito sa Philippians chapter 2, verse 21, ay ganito, tinan niyo. Sa verse 20, tinan niyo. For I have no one like-minded. Tingnan natin itong version na ito in Tagalog. I have no one like-minded. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya. Okay, sabay-sabay, basahin ninyo. Sapagkat wala akong sino man na katulad ni Timothy, katulad niya, na tunay na
magmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat ito ang problem. Pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang bagay ni Jesucristo. Sapagkat all, tinan nyo, for all, sabay-sabay, for all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Nagsisimula na tayong mabuksan doon sa katotohanan na yon. Na makita natin yung katotohanan yung church, yung discipleship, si Jesus Christ, head of the church, at kung paano tayong lahat inililid niya na maging Christ-like, na maging katulad niya. Amen po. Unang-unang step, kailangan tayo makawala sa pagiging religious spirit. Religyoso, espiritu ng relihiyon na ipinamumuhay natin. Hello, nandiyo ba tayo? Mapamahiin. Mahilig sa milagro. Mahilig sa signs and wonders. Gusto niya tayo makawala sa pagiging religious. At na magsimula sa atin, mabuksan tayo, ay sa isang deep relationship sa Kanya. Malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng malapit na pakikipagrelasyon sa Kanya. Siya'y Ama, tayo'y Kanyang anak. Amen ba tayo doon? Now, tingnan ninyo sa Luke 18, verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong sa tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Sabi niya, may dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at isa'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. Okay? Sambitin nga po ninyo yung panalangin ng Pariseo. Tinan ninyo, at kung akin pong idadramatize itong talinghaga ng Panginoon Jesucristo, ang pagkakapanalangin nito, napaka-noble. O Diyos. Ganyan pa eh, babaguhin pa ang boses eh. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Pagatindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, yung talagang dirindiri eh, yung talagang bibigay, mandaraya, mga mangangalunya, yak, o kaya katulad ng tax collector na ito. Parang BIR eh, parang ganun, Republican. Makalawa ako nag-aayuno sa loob na sa linggo. Nagbibigay ako ng ikapu, ng tithes, lahat kong kinikita, binibigay ko. Tinan niyo yun. Sa harapan ng Diyos, itinataas niya ang kanyang sarili, pero God resists the proud, but He gives grace to the humble. Samantalang itong isang tao, yung isang Pariseo, yung tinutukoy na Pariseo, yun po ay isang miyembro ng isang prominent na religious group. Napaka-religyoso. Alam niyo yung religyoso, mayroong anyo na parang maka-Diyos. Pero ang kalooban niya ay malayo sa pagiging maka-Diyos. Mas tinitingnan ng Diyos ang kalooban kaysa sa panlabas. Kaya inuulit ko sa inyo, yung pananaw ng mga tao kaya lamang sasaya ay sa mga dahilan sa happenings na nangyayari sa harapan niya. Nasusundan niyo pa ba ako doon? At expert tayo doon. Masaya lang tayo pag may happenings. Pero pagkakatapos ng happenings, balik na naman uli sa dati. Okay. Nais ang Panginoon na mawala sa atin yung dependency natin sa outside na source para tayo sumaya. Ang gusto niya, ang ayusin muna natin ay ang ating kalooban, ang ating pananaw. Kaya samantalang ang publikano, itong tax collector, nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit. Hindi man lang siya makatingin sa Diyos, parang nahiya siya sa kanyang kalagayan. Okay? Sabi niya, dinadago kanya ang kanyang dibdib. At sinasabi niya, oh Diyos, babag po kayo sa akin.
ako isang makasalanan. Ang publikano nakatayo sa malayo, napaka-iksi lang ng kanyang sinabi tungkol dito. Wala yung napakaraming, nakayuno, ganito ang ginagawa ko, hindi ako katulad ng ibang tao. Wala, simple lang, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan niya ang kanyang dibdib sa, tinan niyo, sabi ng Panginoon sa Kristo, sabay-sabay, basahin po ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa. Ngayon, pag lumalapit sa isa, na tayo sa Diyos, sino ang gustong siya ay kinalulugdan ng Diyos. Yung isa, dinidespise ng Diyos. Yung isa, kinalugdan ng Diyos. Sapagat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itinataas. Now, that is the way to go up. Kung papaanong tayo, kalulugdan ng Diyos, kikilalanin ng Diyos, yun ay nasa activity ng ating puso. God looks at the heart of people. Amen po. Maging sa ating pagpupuri, tinan niya, merong, nung ang Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao, dinamitan siya, tapos pinutungan siya ng corona, pero ang corona ang pinutong sa kanya, tinik. At binaon sa ulo niya. Pagkatapos, sumamba sila, pero ang samba nila sa kanya ay pakutya. Pagka tayo ay nagpupuri, sumasamba tayo sa Diyos at ang nasa isip natin ay iba. Wala doon ang iyong heart sa sinasabi mo. Wala ang heart mo sa binibigkas mo. Kundi nandun lamang yung iyong physical gesture. Pero ang totoo, ang puso mo ay malayo doon sa sinasabi mo. Hello, naan niyo ba tayo? Yan ay pakutya sa Diyos. Kaya yung aking tinuro sa inyo na minsan, natatandaan niyo yun, sabi ko eh, ipikit ninyo yung mga mata at pagkatapos ay palakpakan ninyo ang presensya ng Panginoon. Tapos, pinalakpakan ninyo ang presensya ng Panginoon. Sige, samahan niyo ako. Tiyan niyo. Thank you, Lord. Bumikas ka ng pasasalamat. Bumikas ka ng pagpupuri. Salamat sa ginawa mo sa aking buhay. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hindi ka makapigil. Hindi ko maitigil ang iyong sarili sa pagpupuri. Inahanap na ng Panginoon sa atin yung activity ng puso. Na ikaw pag lumalapit sa Kanya, nananalangin ka, dinadagukan mo sarili mo, Panginoon. Nagkasala na naman ako. Hiyang-hiya na ako sa iyo, pero nilalaksan ko ang aking loob. Sapagat alam ko pong kayo ay napakabuti. Ang pag-ibig mo ay walang kapantay. Kay Diyos na mapagpatawad. Kung magparusa ka ay banayad, hindi katulad ng aking sala. Handa mo lagi akong patawarin. Pangako niya, halikayo at tayo magliwanagan. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Sabay-sabay po, basahin natin tayo. Halikayo at tayo magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. See, habang nakikilala natin ang Panginoon, Spirit, God who is Spirit, habang nakikilala natin ang Diyos na Espiritu at makapangyarihan sa lahat, mga minamahal ng Panginoon, hindi mo mapipigil ang iyong sarili na laging siya ipinupuri mo sa araw-araw, pagising mo sa umaga, siya agad ang hinahanap mo at kinauuhawan. Habang nakikilala natin yung kanyang heartbeat para sa iyo at para sa akin, kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. At sino sa inyo rito ang makasalanan? Pakitaas ang kamay. Pero mahal tayo ng Diyos.
Paano niya nagawa yon na kinasusuklaman niya ang kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan? Yun ang grace. Ang grace ay yung naghihiwalay sa iyong kasalanan. Ang kasalanan mo ay inihihiwalay niya sa iyo. Minamahal ka niya, ikaw na makasalanan, pero kinamumuhian niya ang kasalanan na iyong ginagawa. Kahit kung paano ang pananaw niya tungkol dito, nais niya ay maging ganun tayo. Bakit? Yun ang nagdala sa kanya sa cross ng Kalbaryo. Yun ang naging dahilan kung bakit ang Panginoong Isokristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya dito sa example, dito sa Luke 18 verse 9 to 14. Okay. Sinabi niya ang talinghagang ito, ito'y para sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid, humahamak naman siya sa iba. Una-una, kaya niya hinahamak ang iba sapagkat siya ay nagko-compare. Dito sa 2 Corinthians 10 verse 12. Okay, basahin po natin. Sabi ni Apostle Paul, kay ganito, siya nagturo at sinabi niya, hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Sabi niyo ngayon, napakahangal. When you compare yourself to others, pagka yung ikinukumpara mo na ikaw ay mas mabuti ka kaysa sa iba, kahangalan yon. Merong pagkakataon isang araw, may papasok dyan sa pinto na yan, yun yung taong nangutang sa iyo na hindi ka binayaran. Panginoon, salamat po ako'y nagbabayad ng utang, hindi katulad nitong katabi ko. O yun yung sinamahan ng dati mong asawa, pumasok dyan sa pintuan na yan. Matutuwa ka ba kung ang isang makasalanan ay nagsisi at lumapit sa Diyos? Matutuwa ka ba kung ang makasalanan ay sa iyo nagkasala at ngayon ay lumalapit sa simbahang ito sa Diyos? Amen. Mga katanungan direct to the point. Kasi doon ka talagang tunay na nasusubok. Paano kung pumasok sa pintuang ito yung isang taong napakabigat ng atraso sa akin? Okay. At sasabihin kong, oh, Pastor Arnold, palabasin mo yung isang yan. Oy, out. At ngayon, ano ang masasabi ninyo pag ang isang tao ay umasta ng ganon sa kanyang kapwa? Hello, tinatanong ko kayo. Hindi ninyo magugustuhan. Gustong-gusto ng tao siya'y patawarin. Okay? Pagka siya ang nagkakasala, kakisig-kisig humingi ng tawad. Pero pagka siya naman ang magpapatawad sa nagkasala sa kanya, napakatigas ng loob. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon, tinuturo sa atin. Una, mababang loob. Ito naman ang tinitingnan natin doon, those who mourn, nahahapis. Mahapis ka para sa kasalanan ng iba, ipag-pray mo sila. At mahapis ka sa kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. At yon ang kinalulugdan ng Diyos. Yung nagpapalalo, nagpapakataas, ay itinatatwa ng Diyos. Pero ang mga nagpapakababa ay siyang itinataas ng Diyos. Ano yung gusto mo? Yung ibinababa o yung itinataas? Ang solusyon, tayo magpakababa sa harapan ng Diyos. Amen po. Tingnan niyo sa Romans 7 verse 14 at 18 and 19. Okay, titingnan natin dito. Tingnan niyo yung description kung paanong sa kabila ng ating mga kahinaan na yan, okay, ay mahal pa rin tayo ng Panginoon. Tingnan niyo, babasahin ko, tingnan niyo. Sapagkat nalaman natin na ang kautusan ay espiritual. Basahin niyo. At ariin yung kayo ito. Okay, ready? Okay, go. Sapagkat nalaman ko na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Okay.
Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin. Sa makatwid ay sa aking flesh, aking pagkatao, sa laman. Ang pagnanais ng mabuti, okay, sabay-sabay. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Subalit, hindi ko iyon magawa. Okay, meron ba sa inyong ganon? Meron kayo yung ganon. Gustong-gusto niya ang pagnanais, ang yung desire mo na makagawa ng mabuti, kaya lamang hindi mo ma-perfect, hindi mo magawa. Meron pa sa inyong ganon? Lagi lang, hindi ako uulit, I repent. Tapos kinabukasan, I repeat. Kaya tinan niyo, ang pagnanais ng mabuti, nasa akin na. Subalit hindi ko yan magawa sapagat ang mabuti na aking nais, ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais, aba yun ang bagko sa aking nagagawa. Anong tawag natin dito? Pasaway. Dumadating ba sa point na yun? Yung gusto mong gawin, hindi yun ang nagagawa. At yung ayaw mong gawin, bagkos yun ang iyong nagagawa. Meron ba kayong ganun? Mga minamahal ng Panginoon, lahat tayo yun. Guilty tayo lahat doon. At nais ng Panginoon, ang mabuksan tayo, yung seriousness ng kasalanan. Para tayo magsimulang mag-mourn, mahapis, magluksa dahil sa ating kasalanan, at magsikap na huwag na itong maulit sa ating buhay. Kaya sabi rito, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako may kagagawa nito, kundi ang kasalanan nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama malapit sa akin. Kung kailan pa ako na born again. Kung kailan pa ako ay naglilingkod na sa church. Kung kailan pa ako ay active. Nangyayari ba sa inyo yan? Mga minamahal ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Ito ang natuklasan ko kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibutunan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanan. Sabay-sabay. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanan nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Habag-habag ang kalagayan ko, sino ang magliligtas sa akin? Sa katawang ito, pero sa English translation, tingnan po natin ito, tingnan niyo. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Sabi niyo yung word na yan, body of death. Ang focus na gusto kong tingnan natin dito, yung body of death. Yung batas ng mga Romano, para yung pangil ng batas, para katulad ng Pilipinas, gusto pinaglalaban ng pinaglalaban yung death penalty. Dahil hindi na nila makontrol yung kasama, para magkaroon ng pangil yung batas, gusto ng death penalty, pero ang daming tumututol sa death penalty. At pag pinagtaas ko kayo ng kamay, tiyak na ito, mahahati. Merong gusto ng death penalty, merong ayaw ng death penalty. Amen ba tayo doon? O testingin ko nga, sinong gusto ng death penalty ma-impose sa Pilipinas? Kakunti. Sino ang ayaw ng death penalty? Pakitaas ang kamay. Merong wala dito. Pero tingnan niyo ito. Sa English translation, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Para maging matibay ang kanilang parusa sa kasalanan, sa pagpatay, yung halimbawa, murder, ang ginagawa nila, yung katawan ng pinatay, igagapos niya doon sa taong pumatay. Hello, nandiyan ba tayo? Bit-bit niya yon. O nakatali siya doon. Nakatali siya back-to-back. Nandun yung taong kanyang pinatay, nakatali sa kanya. At kung sino ang makialam na magpakawala sa kanya doon sa kalagayan niyang yon, siya rin ay parurusahan ng ganon.
Yun ay Roman law. Anong paano ngayon tinanong? Imaginein mo sarili mo. May nakakabit sa iyong apat o dalawang araw ng patay. Oh, nagsisimula na yung umamoy. Tatlong araw. Apat na araw. Isang linggo. Nararamdaman mo, bumabasa na yon. Tapos ang amoy, napakatindi. Dirindiri na kayo, ano? Eh hanggat hindi ka namamatay din, naandun sa likod mo yon. Hanggat hindi ka nai-infeksyon, hindi ka namamatay, yun yung sinasay, who will deliver me from this body of death? Mangyari, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nag-get yung man sinasabi ko. So, ito yung tinutukoy dito ni Apostle Paul, yung Roman law tungkol dito sa murder. Pagka ikaw ay nagkasala, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, remember. So, ito nakagapo sa kanya. Who will deliver me from this body of death? Sino ang magdi-deliver sa akin? Oh, amen ba tayo doon? Now, ito ang sagot. Tinan niyo. I thank God. Salamat sa Diyos. Through Jesus Christ, our Lord. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, si Jesucristo, na ating Panginoon. Salabay-sabay. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, muli sa pamamagitan ng laman ay kautusan ng kasalanan na sa akin. Muli ako i-deliver ng Panginoong Jesucristo. Hindi niyo mag-gets. Pinalaya niya tayo. Yung sting ng kamatayan, pinalaya niya tayo. Now, ito yung reason kung bakit hindi na tayo ay magmo-mourn, hindi niya tayo yung blessed are those who mourn. They shall be comforted. Sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Confessing my sin is part of repentance. But confessing my sin doesn't mean I have repented. Dahil ang ibig sabihin ng repent, metanoia, ang ibig sabihin nun, change. Ibig sabihin ng meta means to change. At yung nous, nous, which means mind, change of mind. Magbago ang iyong pananaw tungkol sa kasalanan. Hello, nandiyo ba tayo? Yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. True repentance is impossible if there's no corresponding change of attitude and action. Imposible yung true repentance. Hindi natin may experience ang true happiness. Nasusundan niyo pa ba ako? Hindi totoo, huwag tayong magpatuloy sa deception na patuloy yung kasalanan na akala mo ay nagpapasaya sa iyo. Nasusundan niyo pa ako? Andiyan ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Hindi totoo yon. Dahil tuwing gagawin mo yon, iba yung kalungkutan ang ibinibigay nito sa iyo. Pagkatapos ini-ignore mo lang at sinasanay mo lang ang sarili mo doon sa kasalanan yon. Pero ang totoo nun, ang nais ng Panginoon maranasan natin ay ang tunay na kagalakan. Blessed are those who mourn. Mapalad ang mga nagmo-mourn sa kanilang kasalanan sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Alam niyo ba, ang mga aaliw na tinutukoy ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Siya ang ating comforter. Siya ang nagko-comfort sa atin. Sa Matthew 5:4, tinan nyo. Balikan natin ulit. Tinan nyo. Sabay-sabay. Ready? Mapalad ang mga... Isa pa.
Sapagkat aalamin sila ng Diyos. Ngayon, naiintindihan natin, mapalad ang mga nahahapis dahil sa kasalanan nilang nagagawa, sapagkat sila ay aalawin ng Diyos. Ang tinutukoy dito, sin, kasalanan. Amen po. Hindi yung namatayan ng minamahal, nalugi sa negosyo, distressing ang situation mo, hindi yon ang kanyang tinutukoy dito. Blessed are those who mourn for their sins. They shall be comforted. Ang Panginoon ay handa laging magpatawad. Amen po. Father, dinadalangin ko po, Panginoon. Ang liwanag niyo po ay itanglaw niyo sa bawat isa. Inspire. Liwanagan niyo po ang isipan at puso. Huwag mong ipahintulot, Panginoon, na manatili ang bawat isa sa kasalanan. Na parang ito'y walang anuman. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na mabuksan ng mga nahahapis ay iko-comfort ng pag-ibig ng Panginoon at pagpapatawad. Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa kasalanang paulit-ulit kong nagagawa. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa pagbaliwala ko sa presensya mo sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa pag-ignore ko sa Holy Spirit na nananahan sa akin buhat ng tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, ibinababa ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Tulungan niyo po ako na simula sa araw na ito ay maging iba ang aking pananaw tungkol sa kasalanan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na ako'y magtagumpay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na kilalanin ko na ang dahilan ng iyong pagkapaku sa cross at paghihirap ay dahil sa kasalanan. Sapagkat mapalad ang mga taong ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Happy are those whose sins are forgiven, whose wrongs are pardoned. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Mula sa araw na ito, Panginoon, ipamumuhay ko na ang aral mo sa buhay ko. Maraming salamat. Ayaw ko na pong magkasala sa iyo. Sabi niyo sa kanya, Lord, ayaw ko na pong magkasala. Ayaw ko na po, Panginoon, na bigyan ka pa ng kalungkutan at mahabis po kayo dahil sa aking kasalanan. Tulungan niyo po ako na ang aking pananaw ay maging katulad ng iyong pananaw. Na sa umagang ito, Panginoon, kilalanin ko that I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming salamat po sa indakilang pag-ibig. In Jesus' name, Amen.